Worst experience ever had Jollibee delivered. Motion chicken, di ba? Igas eh. Gulat ako. And it's not chicken, it's a towel. Nitong mga nakarang araw ay nabulabog ang publiko nang mag-viral sa social media ang post ng isang netizen kung paano ang fried chicken na in-order niya sa isang sikat na fast food chain ay naging isang fried towel. Ipinost ng customer ang video kalakip na kanyang dismayadong mensahe. Post nito, "Just something that frustrated me this late. We had Jollibee delivered via Grab. Ordered chicken for my son. While I was trying to get him a bite, I found it super hard to even slice. Tried opening it up with my hands and to my surprise, a deep fried towel. This is really disturbing. How the hell do you get the towel and the batter and even fry it? Yung totoo. I really thought that the post complaining about weird stuff and their orders were just all made up. Now I know that it really happens. So disgusting and embarrassing. To think that you're even branch in BGC, there's a first for everything. And this has been the worst first. Calming myself down for this. But what the hell? Now I can't even think of the other chicken joys na kasama while frying this. Having the same oil for how many hours after frying this fried towel. Ano pa kaya kasabay ng mga chicken joy natin? You may get your chicken joy pero baka may kasabay ng towel. The essence of the towel contaminated the oil and the batter from the supplier, so how many chicken joys are affected? We won't know." Agad namang nag-viral ang post ni Perez at naibalita pa ito sa mga TV news channels. Kwento pa ni Perez, agad itong kinontak ang nasabing Jollibee branch. Humingi naman daw ng paumanhin ang nasabing branch at agad na pinalitan ang kanyang order. Kinumpirma mismo ng Jollibee ang naturang insidente at agad namang nagpataw ang kumpanya ng 3-day closure sa Bonifacio Stopover branch kung saan nag-order si Alec Perez. Ayon sa Jollibee, bahagi ito ng kanilang investigasyon sa reklamo ni Perez na agad nag-viral sa social media. Nangako rin ang Jollibee na re-reviewin ang kanilang proseso at muling i-train ang kanilang team para hindi na maulit ang kaparehong insidente. Agad namang naglabas ng official statement ang Jollibee at nakasaad dito, and I quote, "This concerns the customer complaint on food ordered late evening of June 1 from a franchise store in Bonifacio Global City. We are deeply concerned about this matter and have conducted a thorough investigation on the incident. It is unfortunate that deviations from Jollibee's standard food preparation procedures occurred on the part of certain personnel of the store. As a result of this incident, we have directed the Jollibee Bonifacio Stopover branch to close for 3 days starting tomorrow, June 3, to thoroughly review its compliance with procedures and retrain its store team to ensure that this will not happen again. We will also send out reminders to all stores to ensure the strict adherence to Jollibee's food preparation systems. Jollibee has carefully developed and complied with food preparation systems to ensure that we deliver excellent quality products and customer satisfaction. We will continue to endeavor to deliver on the highest standards we have set for ourselves and our franchisees. We at Jollibee are committed to take the necessary steps to maintain the trust and loyalty that our customers have given to us throughout the years." Hati naman ang reaksyon ng mga netizens sa naturang insidente. Merong mga netizens na hindi makapaniwala dahil sa ngayon lang daw naman nangyari ang ganitong klaseng insidente sa giant food chain. Pakiusap nito sa publiko na huwag masyadong husgahan ang Jollibee dahil tao lang din naman ang nag-ooperate sa loob at talagang may mga insidente nangyayari na hindi maiwasan. Meron ding mga netizens na kinukunti na ang aksyon ni Perez dahil sa pinalitan naman daw ang order nito, kaya hindi na sana nito ipinost pa sa social media. Mas lalo pa kasi nag-viral ang nasabing insidente dahil ipinaabot na din ito ng customer sa Rafi Tulfo in Action. Pero depensa ni Perez, for public awareness lang talaga ang purpose nito, kaya niya ito isinapubliko. Maiilang netizens naman na naging empleyado daw ng Jollibee ang nagbigay ng tsorya kung paano nangyari ang ganitong klaseng insidente.
Ayon pa sa kanila, di maiwasan na minsan ay may nagkakamali talaga dahil sa kanilang hustle time, kung saan lahat nagmamadali lalo na at peak hour. Baka hindi na malayan ng kitchen staff na nahulog ang tuwalya at doon na ito na deep fry. Ganun pa man, dahil sa nangyari ay mas lalo pang pag-iigihan ng kumpanya na mas i-train ang kanilang employees para maiwasan ang ganitong klaseng insidente. Kayo mga kabuzzers, anong masasabi niyo dito? Ano sa tingin niyo ang nararapat gawin ng Jollibee para maiwasan ang ganitong klaseng insidente? Please leave your comments and don't forget to subscribe. Thank you for watching!